More adventure, more fun tayo sa Amadeo, kasamang sparkle artist na si Thea Tolentino. Kakailanganin nga natin ng matibay na ebidensya, hindi yung naghahanap ka na kung sino masisisi. Nakilala siya bilang bidang kontrabida sa mga teleserye, gaya ng GMA Afternoon Revenge drama na Makiling. Hindi lang magaling na artista, certified foodie rin si Thea. Kayanin naman kaya niya ang ating Amadeo Food Adventure? Today, aakyatin natin ang puno ng santol at mangunguha tayo ng bunga. Kaya tara, samahan niyo ko. Kasama ko ngayon si Kuya Brian at siya ang tutulong sa akin para kumuha ng mga bunga ng santol. Kaya tara. First time kong umakyat ng puno. Pwede na po yung mga kulay yellow po. Ah, mga kulay yellow. Ano siya? Paano siya pinipitas? Tinitwist ba? Tinitwist lang. Tapos pababa. Kuya, hawakan mo ko ah. Ayan. Ito, twist. Tama yun? Yes po. First time kumamitas. Pwede ko pala tong sideline. Hindi naman ako takot sa heights. Pero first time kong umakyat ng puno. Akala ko nga yung akyat ng puno, na-imagine ko yung guesting ko dito, yung literal akyat ng puno ng gusto. Yung pala may hagdan. Nakakatakot lang dito, insekto eh. Pwede na to? Okay na po. Ay! Ay, tatakot ako! Parang hindi ko siya makuha ng... Teka. So, dito, madam, kailangan pagdaanan ng mga mahihirap na bagay. Ito yung... Tatakot ako. Ah! Pwede na po ito, no? Okay na yun. Ay! Naku! Ngayon, mga kapuso, meron tayong hawak na sigpaw. Ito yung tawag nila sa panungkit. Susungkitin natin yung mga santol na mas nasa taas pa dahil sila yung mga mas nauunang maging ready na pitasin. Gusto ko to, yung ibang panungkit kasi mabigat, di ba? Ito magaan. Hala, hindi naman yun nasisira. Hindi naman po. Okay. Pulutin na lang. Hirap pala manungkit. Lakas ng nanay ko nung nanungkit siya, buntis pa. Ano kayang mauuna? Pabali yung likod ko o itong makuha ko itong santol. Ang sakit na ng likod ko. Mga kapuso, tulungan niyo ako. Mga kapuso, mahirap yung may panungkit. Lalo na pag first time kang manunungkit. May technique yata ito eh. Ang hirap oh. Kasi na lang natin to. Ayoko na! Masaya guys, manungkit. Pero mahirap pala. Ito na ang ating mga kinuha, mga pinitas na santol. Pero ito lang naman pala yung kailangan natin. O diba, pinahirapan pa ako. Mahirap pa ako't lahat, parang mag-rock climbing. Charot. Pero ayun, kasama natin ngayon si Ate Ruby at siya ang magtuturo sa atin kung paano lutuin ang sinigang na bangus sa santol. Ngayon lang po ako nakarinig na pwede pala ang santol sa sinigang. Opo. Ang santol, pakukuluan muna sa hugas bigas. Mas malasa po kasi yung hugas bigas. Isusunod natin yung kamatis, sibuyas at luya. Pero mas anong lamasin po muna natin para mas lumabas yung katas. Pa-try po, pa-experience. Kailangan lang po mapisa. Para lumabas ko yung katas. Kapag lumabas na ang katas ng mga ito, ihahalo na ito sa inilagang santol. At saka hihintayin kumulo. Kapag kumulo na, pwede nang ilagay ang bangus. At saka isusunod ang mga gulay gaya ng talong, sitaw, okra at siling pangsigang. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng santol, so hindi ko alam yung lasa. Kaya excited ako kasi kakaiba siya. Huling ilalagay ang kangkong. Kangkong.
Ito na ang ating sinigang na bango sa santol. Na-excite ako. Actually, hindi ko ma-imagine ko anong lasa dahil ang tagal ko na nga rin hindi nakatikim ng santol. Sarap! Ibang-iba sa lasa ng niluluto kong sinigang kasi yung sa akin lasa ng sinigang mix. Ito talaga, walang masyadong artificial ingredients na ginamit. At gusto ko siya dahil maasim, man natin kasama ang kanin. Sarap! Nandun pala na trap yung asim sa loob ng santol talaga. Ang sarap ah. Ito yung asim na talagang kikiligin ka, pero talagang hindi ka mapapatigil sa pagkain. Sarap! Kahit nga yung santol lang eh, kahit walang isda, okay ako. Asim! Gawin nyo na ito sa bahay nyo. Sobrang sarap nito. Para may kakaiba naman kayong mailuluto sa family nyo.